Balitang countryside, live region-wide, nationwide at worldwide. Ito ang balita banggitan, ang tahanan ng balitang kanayunan. Mainit nga ba, partner, itong usapin nitong mga minahan na ipinasara dito po sa silangang Kabisayaan. Apektado dito ang tinatayang mahigit 2,000 manggagawa sa mga ipinasarang minahan dito sa may Manikani at Humonon, kasama na rin ang ilang lugar dito po sa lalawigan ng Leyte, partner. May maitutulong ba ang gobyerno sa mga madi-displace kung mayroon man? Oo. Nasa linya natin, partner, ang Department of Labor and Employment Information Officer Virgilio. Doroha. Doroha. Sir Virgilio, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po sa inyo at sa inyo at sa inyong mga tagapanood at nakikinig ngayon sa programa nyo. Napapakinggan tayo sa buong mundo. At sir, ang unang katanungan ko, may magagawa ba ang Dole kung sakasakali man may madi-displace na mga kababayan natin sa pagsara nitong mga mining firm dito sa ating area? Magandang katanungan po yun. Ano? Kasi ang Department of Labor and Employment ay isa sa mga government agencies na handang tumulong sakali man po maging epektibo na ang cancellation and or suspension order ng DENR sa mga mining firms na hindi pumasa sa kanilang audit. Sa hanay, sa parte po ng Department of Labor, nagsagawa na po tayo ng profiling of workers that may be affected by this closure or cancellation order. As soon as lumabas yung listahan ng mga apektadong mga mining firms, mayroong kaagad directive ang ating secretary na i-monitor na kaagad, i-profile na kaagad yung mga workers sa mga apektadong mining firms. Kaya po ang ating regional director mismo, si Director Elias Cayanong, ay nagtungo sa Humonon Highland para tingnan yung tatlong minahan. Ang tatlong mining firms po na nasa Humonon Island ay ang Tech Iron Mineral Resources Incorporated, Mount Sinai Mining Exploration, and Emir Mineral Workers. Napag-alaman po natin na ang Tech Iron alone ay mayroong 620 workers na mayroon silang 1,162 dependents. So malaki po ang malaking numero ang magiging apektado sakaling maipatubad na itong cancellation order. So sa ang ginawa po ng Department of Labor and Employment, have made available our livelihood assistance program kasama na po yung emergency employment program. So ang masasabi ko lamang po, kami po ay handa, naka-ready ang pondo namin sakaling maging epektibo na itong cancellation order. Yun. Napakagandang balita niyan, sir. Balita. Oo. Napakaganda. Napakaganda. Kasi nahuli itong balita, pero napag-alaman during the visit of our regional director na tatlo na doon sa minahan sa Humonon ay were earlier suspended by DENR nauna nang na-suspend yung dalawa sa tatlong minahan doon. So ang ginawa po ng Tech Iron is the only one operating in the mining site. Ang ginawa po nila, inabsorb nila yung ibang workers ng dalawang na suspending mining firms. At yung dalawang mining firms naman po ay nagtira ng mga hanggang 25 na manggagawa para magtrabaho sa rehabilitation naman ng mga mining sites. Tugon po ng Department of Labor, kahit suspendido pa lang, may tugon na po tayo doon. Isang napaka successful na meeting sa ating mga manggagawa doon sa minahan, dahil unang-una na pagkasunduan ay probably we can engage or we can undertake a processing yung mga ginger at kasaba, kasi ang lawak-lawak pala ng mga plantasyon doon ng mga ginger at saka yung mga kasaba. So isa yung sa tinitingnan natin. Kasama na doon yung pag-provide ng emergency employment. Ito yung cash for work na mas kilala na tawag na cash for work program sa ating mga apektadong manggagawa, para masiguro natin po na tuloy-tuloy yung income na pumapasok sa kanilang pamilya, kasi talagang napakalaki yung ang tinataya sa isang mining firm alone. Mayroon silang 1,900 plus na mga dependents o yung kasama sa kanilang household. So malaki po.
isa ang Dole sa mga naatasan ng mga ahensya ng gobyerno na tutugon sakaling maipatupad ang cancellation or suspension order ito na ito ng DNR. Yes, sir, napag-alaman po namin na hindi lang ito Dole kundi task force ito ng iba't ibang ahensya. Kayo ba ay nagpulong na at umupo sa iba pang mga kasali ninyo para pag-usapan kung paano ito i-implement agad-agad? Yes po. Babanggitin lang ko lamang po ang ibang kasapi na ahensya ng pamahalaan sa task force nito. Andyan yung DSWD, andyan yung DPWH, andyan yung DTI, andyan yung DOLE, siyempre at yung ang DNR. Noong ang ginawa po ng Kuan, ng Department of Labor, we immediately created a rapid response team with the DNR. So sa pagka, as of now po, nakipag-unayan pa lang tayo sa DNR, ano? Hindi pa tayo nagkaroon ng pagpupulong sa ibang kasapi ng task force. Ano? So ang napag-alaman natin sa part ng DNR, mayroon silang tinatawag na National Training Program. Ito yung mag-hire din sila ng mga workers na mag-rehabilitate sa mining sites, ano, maibalik yung mga puno na nawala, yung mga halaman. Ano? So isa pa lang pong pakikugnayan sa DNR and in-expect po natin sa mga susunod na araw ay makikipagpulong po para mag-merge o magtulungan yung mga programa natin, ano, together with the other government agencies. Sir, thank you very much for your time. Maraming salamat po sa oras. Mabuhay po ang Dole. Maraming salamat din po. Yun po ang ating information officer ng Dole na si Larry Aberhilio. Doroja. Ayun, no? At muli, partner, kakaiba kung, naman itong pasok ng gobyerno. Ayaw lang pag-Doroja. Pero alam mo, Jeff, itong mga kagaya ng Dole at iba pang agencies, mahirap kasi kalabanin to eh. Dahil alam mo naman, tado, sa Kongreso, mga miners, kung sino-sino, pag duman ang budget mo, paano? Pipit-pitin ka. isa pa dito, partner, ano? Ang hindi pa natin naririnig, okay, sa mga hakbangin na ito, ay pwede ba makilahok yung private sector. Pwede. Diba? Pwede. Paano at sino? Gaya ng ating mga kanayon na nasa abroad. Baka nais nila... Magpadala kayo ng comment. Komento. Kung nais nyo ba makatulong, natin. Nakikita naman natin dyan sa mga litrato kung gaano po kalaki at kasama ang perwisyo na iniwan ng mga minahan. Maaari ba silang tumulong? Yung mga tanong, ano? Kasi ito ngayon, mga kanayon, laban ito na mga taong matitino ang ulo, laban sa walang ginagawa, kundi kumuha lang ng kumuha ng pera sa pagmimina. Yun lang yun. Ngayon, mahirap itong kalabanin. Parang drug lord din to. Alam mo naman ang pera dito. Wag naman. Ang bigat naman yan. Hindi, ibig sabihin, pareho sila, pera ang laban. Pera ito. Minsan nagpa-press con yan dito sa Tacloban. Although hindi ako nakapag-attend, yung partner ko, sabi ng partner ko, partner, ang pinakain sa amin, ang lalaking lapu-lapo na sweet and sour. Ayun. Kumbaga, parang mahirap din ito, partner Jeff, na kalabanin. Hindi mo basta-basta matitinag ito. Okay. Ayun. Mga kaganapan sa Nayon, live sa mobile, PC, radio at television. Ito po ang Quad Media Broadcast ng Balita Pangitan. Ang tahanan po ng Balitang Kanayunan. Magbabalik po kami.